Malapit nang mag-face-to-face classes ang 15-anyos na apo ni Louie. Kaya nang magpabakuna siya noong Biyernes, isinabay na rin niya ang tanong sa mga health workers para sa apo. Pagpasok ko pa lang po dito, tinanong ko na kagad eh, paano po magkakapagpabooster yung dalawa kong apo? Kasi very eager po ako na mabigyan sila ng booster na kailangan niya. 7 matapos simula ng Pilipinas ang pagbabakuna kontra COVID sa mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang, pinayagan na rin ng Department of Health na mabigyan ng 3 dose ang mga immunocompromised o mahihina ang immune system na pasok sa edad na ito. Base sa inilabas na guidelines, hindi bababa sa 28 araw ang inirerekomendang pagitan ng 2 at 3 doses ng bakuna para sa naturang grupo. 0.3 ml ng Pfizer COVID vaccine ang pwedeng ibigay bilang 3 dose. Itinuturing na immunocompromised ang mga batang sumasailalim sa active cancer treatment, organ o stem cell transplant, chronic dialysis at umiinom ng mga gamot na nakakasuppress ng immune system. Kwalipikado ring tumanggap ng dagdag na dose ang mga batang may moderate o severe primary immunodeficiency tulad ng DeGeorge syndrome at Wiskott-Aldrich syndrome. Mga may autoimmune disease o kondisyon na base sa payo ng doktor ay maituturing na immunocompromised tulad ng severe malnutrition. Dahil immunocompromised pa lang ang pinapayagang tumanggap ng 3 dose sa 12 to 17 years old, isasagawa muna ang pagbabakuna nito sa hospital-based COVID vaccination sites. Magkakaroon muna ng pilot o paunang bakunahan sa mga piling ospital sa Metro Manila. Pagkatapos ay idaraos ang nationwide initial rollout sa mga ospital sa iba't ibang rehiyon na tutukuyin ng Centers for Health Development. Pwedeng makipag-ugnayan sa ospital, doktor o local health unit ang mga batang pasyente na kwalipikadong tumanggap ng dagdag na COVID vaccine dose. Sa mga magpapabakuna nito, mahalagang magdala ng vaccination card, medical certificate, valid ID at dokumentong patunay ng relasyon sa kasamang magulang o guardian. Kailangan ding pumirma ng informed consent ng magulang o guardian at assent o pag-aproba ng batang magpapabakuna. Kung hindi makapagbigay ng assent ang bata dahil sa neurological comorbidities o moderate to severe intellectual impairment, papayagan ng magulang o guardian na pumirma para sa pasyente. Giit ni Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani, mahalaga ang karagdagang COVID vaccine dose sa naturang grupo. Medyo may ilang buwan na rin na napigay natin yung primary series nila, yung waning immunity, plus of course may banta pa rin ng mga variants or sub-variants of concern natin. Ayon kay NVOC Chairperson Health Undersecretary Mirna Cabotaje, maglalabas ang DOH ng hiwalay na guidelines para sa booster ng non-immunocompromised 12 to 17 years old. Vivian Gulia, ABS-CBN News.